na hero na parang walang pake sa Nolan, parang ang kaya niya lang i-burst dito sa totoo lang is yung Beatrix. But even yung Beatrix, hindi ganun kaganda matcha mo kasi kapag nakakuha na siya ng Wind of Nature, yan yung mga marks mo na kapag kumombo ka tapos hindi sila namatay, piplikeran ka pa niyan eh. Tapos papatayin ka. That is an idea that the Auroras have in mind, picking up the Beatrix para kay Paldoming. Meanwhile, Team Liquid Philippines, hawak nila ang agility speed with a glorious pathway and a circling eagle na hawak ng Hylos at ng Matilda. Match point ang pinaglalabanan ng dalawang teams natin. Who's gonna get to point number two? Casters, pasok. This is it, oras na ulit na para kapagbayan. Ang lakas ng ating mga players, Aurora laban sa TLTH. Suyo this time around ay napunta sa Aurora. Parang binanggit natin to kanina eh. May chance kayang makita natin na si Demon Knight naman ang nakasuyo. At sino mag-aakala na next game mangyayari na siya. Be careful what you wish for. Be careful talaga. Oo, kasi ito na nakita natin. So, pinag-usapan natin before mag-start yung playoffs natin na yep. Magagamit ba, sinong gagamit, yes. At kung ma-open ba yung Suyu. So, third game na siya nagamit para sa ating playoffs. And yung Jushin naman ay gamit na gamit din. Actually, para sa ating pinaka-run. And emblems, parang the usual para dito sa ating mga players. Feeling ko, yung typical na chaotic na naman na pwede nating makita na teamfight. Kasi for Team Liquid, wala naman din silang super hard na magiging lockdown para rito kay Demon Knight. Pero hindi naman din yata yun ang magiging pinaka-idea kapag mag-engage sila dito. Kasi syempre, meron tayong binabantayan na Paldoming na nabanggit nga dito ng ating mga katambay sa Infinix Game Tambayan. And dahil nga doon ay marami-raming habulan din yata ang pwede nating mangyari. For the first time today, parang halos walang purify na maghaganap. Ano, flicker na lang talagang ganap ngayon. Kasi wala din naman talagang pinaka-pang-hold. Or actually, lahat ng mga pang-hold ay nasa side ng Aurora. Pero kasi hindi mo naman na ma-purify yung Divine Judgment. Para ma-purify mo na lang is yung padabog ng isang Edith. So parang mas tahimik to. Patahimik ng patahimik. Yes. Yung ating mapa so far from game number one, game number two. Ngayon nagta-transition tayo na kalmado lang muna. Oo, pero dito na siguro tayo magkakaroon ng tagpo. Dahil magsisimula at magsuspon na ang kauna-unahang turtle natin for this game. Nabanggit na ang ating Infinix Game Tambayan na pinaglalabanan nila rito ay match point. So kung sino man ang makakakuha nito ay napakalaking bagay na noon. Glorious Pathway inilatag na sino makakareto dito. It's going to be you, eh! Demon Kite, siya ang unang tutumba. At mukhang yung Circling Eagle ay gagamitin para makatakas na lang muna dahil yung Crimson Beacon inilatag na. Napakaraming ginamit pati Primal Wrath ay hindi napapansinin muna ng TLPH. And that's two members down para sa side ng Aurora. Pero makikita natin para dito sa side ng Aurora naman ay nakakuha sila ng Turtles at nakakapalitan natin ulit. But so far in terms of sabihin na natin teamfight, talagang yung pagkadikit-dikit ng side ng TLPH ay talaga nakaka-capitalize sila. Isipin mo meron kang Hylos, tapos meron ka pang nag-guiding wind. So yung sabihin na natin sustainability ng kanilang hero composition ay kitang-kita para dito sa ating laban. 1.2K golded, that is big for a 3-minute game. Oo. Pero yung sa may ano din natin, sa may mga gold laners din natin ay lamang pagdating si gold, si Benny Cutie. Oo, tsaka Sky Piercer ang inuna talaga rito ni Doming pala. So, kailangan magdoble ingat ng Team Liquid Philippines. Fortunately for them, parang pwede pa nila talaga gawin yung magdidikit at magsasama-sama ng sobra para ma-maximize yung mga speed up dyan ng Glorious Pathway kasi hindi naman na naka-revitalize this time. Interestingly din siya Sanford kasi wala pa naman si Doming, di pa naman siya sobra nakakasali din. And even nga yung Primal Draft, parang sinalo lang nila ng harap-harapan kasi hindi pa naman kataasin yung damage. Pero bukang ito na yung time na baka unti-unti nang maghanap ng engage ang Aurora MLBB. So, doble ingat kung ikaw ang Team Liquid Philippines. Pero nangyayari talaga yung sinasabi mo na natahimik mo. Oh, parang pumu-forward nga sila ngayon eh. Parang sinasamahan muna nila si Doming para magdodouble lane, parang hatid sundo. Oo. Yun ang nangyayari para dito sa ating mga teams. Now for TLPH, parang sila din ay inaantay muna yung sabihin na natin pwedeng farm for Benny Cutie. Pero si Carl TJ talaga nagpa-farm lang doon sa farming area ni Demon Knight. Wow. Magkakasuntukan niya lang sa may bottom lane, pero pokes lang ang gagawin ng ating mga players. So turtle again for both of these teams. Again, Aurora kanina nakakuha, pero nanalo sa teamfight yung TLPH. Pwede magbago yung sitwasyon or pwedeng maulit-ulit ng mga teams. Yes, depende talaga sa magiging kapalaran dito. Nakita natin kanina na talagang natansya ito ng Team Liquid Philippines. Pero this time naman, Aurora MLBB, sila yung medyo nakapalibot talaga dito sa ating bandang 13th hit.
at makakasama na si Doming this time. Ano? So, tingnan natin kung ano yung magiging development. Nahila! Kasi kasasaroy ni JP lahat mula Divine Judgment hanggang doon sa Velen's Rage. Nandito na rin yung Glorious Pathway inilatag na, pero Sir Click Eagle mukhang kay Sanford lang, nakapuntir niya. At ngayon naman, sino ba ang susunod na tutumpa? Mukhang that's going to be Edward. Grabe si Sanji. Pumasok ito Crimson Beacon at ang daming sinalo ng mga bala ng DLPH. Pero magiging palitan natin 3-4-3. Double kill para rito kay Doming at mukhang makakalabang pangayata ng kaunti ang Aurora MLBB dito. Flicker para kay Benny Cutie. Okay, so nakita natin nakapag-free hit si Doming 3-0-1 by the way kay Doming dito. So tumaas na yung goal ni Doming and wala yata nakapansin for the players. Napili talaga yung kanyang Circle Eagle at ginamit ito yung Flicker para mapadiin. Teka lang, gusto talaga ilaban ito. Kaso naiwasan niya atalo niya sa Avon Force at sinalo niya yung Nenner's Apathy! Oh my goodness! Oh my goodness! Doming is on fire. Parang kaya ko to eh. Parang nasipat ko to. Nagamit ko to nung mga ilang beses. Kaya kabisado-kabisado niya kung saan ilaland yung kanyang bala. Even yung mga bala ng kanina. Teka lang, harap-harap ang sniper yun na ipinakita ni Doming. Pero teka lang, hindi pa pala nagtatapos na naman ang ating laban kasi si Sanford na naman dito yung huhulihin. Kaso sumasakit na rin yung damage paunti-unti ng Aurora MLBB. Pero si Renny J yata magiging kapalit at nasundo pa naman ni JP si Sanford. At nandito na naman si Benny Cutie with the Zaman Force. Si Edward na yung susunod na target na palibang panoon ng Lantern Flare. At mababawas ng dalawang miyembro ngayon ng Aurora at ang laban ay nagpapatuloy pa nga. Kaso masakit si Demon Kite at may triple kill si Carlito. Grabe yung sagutan dito ng mga junglers natin. Lahat ng mga players ngayon talaga nagsistep up every time na merong team fight. Pero for TLPH, diretso doon sa may turtle lamang pa rin sila pagdating sa gold. Pero makikita natin na yung mga players natin is fully aware of the potential ng kanilang mga heroes. So kung okay na hindi mo na umuwi ay talaga nagsistay sila sa team fight. But really have to comment yung naging back-upan na nangyari dito. And Carl DZ, si Karo rito ay 6-1-2, so perfect KD Asia. Parang na-miss niya atang gumamit ng Nolan. Oh, masaya si Carlito ngayon, pero may isa pang masaya sa Aurora, tingin ko eh. Ang naka-first item Sky Piercer na si Doming na currently merong 4-0-1 standing. Medyo kailangan mo talagang alalahanin yun kung ikaw ang Team Liquid Philippines kasi isa siya sa mga hindi pa natatarget at nahahanap. Parang nag-attempt kanina ng isang beses si JP, di ba? Nag-flicker in Circling Eagle kasama dito si Benny Cutie. Kaso nabantayan na rin siya. So, doble ingat na rin. Kahit na gaano man gusto yung shutdown at bawas doon sa stacks, ay kailangan talagang tansyahin mo din. Nakatumbling nga pala siya. Tsaka na dito, speaking of stacks, mamaya magiging masakit na yung stack pag hindi pa rin matarget dito ng side ng DLPH si Doming. So, gagawa mo na ng play yung Aurora dito sa may top lane, pero nandun din ang demand at nakaabang Cartesi, pero parang mapapalimutan yata sila, parang magiging 5-man yata, hindi. 4-man, 5-man. Di na natin nalam. Basta binuhusan dito si Sanford ng lahat ng mga pwedeng ipuhos sa kanya. At niroring lang naman ang gagawin ng Team Liquid Philippines, pero sakit ni Karolito! Isang hit na lang! Si Doming! Habulin ba niya? Kasi medyo depensado naman, no? Okay, hindi nahabulin. Pero tinatry ikutan at mukhang dito na nagtatapos ang habulan. Oo. Hindi na muna magtutuloy si Carl unless he way out of stall! Pero para pati-terrify si Carl DC dito, mawala na buhay. Ginamit niya Circling Eagle para makatakas. At ito na nga mga players na TLPH para mamibigyan na yata si Edward. Benny Cutie biglang sumayaw! Okay, at nandoon kamuntikan din makabato ng ilang bala si Doming. Pero alam na ng Team Liquid na hindi na sila pwedeng magbabad. So out kung out, pero grabe yung salo bungan mula sa kabilang dulo ng mapa, nagkaano sila intersect doon sa may gitna. Hindi ko na nga alam kung ano nararamdaman ng mga players natin ngayon kasi parang hindi natin malaman kung tapos na ba yung teamfight o hindi. Ngayon yung mga tipo na hindi kausapin mo, nasan ba? Okay. Ituro mo. Oh. At ang tinuturo ngayon ay si Renny J ay nakikita natin dito sa side ng Aurora. Ginamit yung Glorious Pathway. At gusto na naman kuhain dito si Sanford kaso napalibag lang si Renny J. Nabawian doon at sapat na pala yung oras para makapag-lord si Carlito. Ang bilis nang nagiging takbo ng laban ngayon. Oo, parang bawal kang pumikit kasi pag pumikit ka parang bigla na lang mawawala ng isa, dalawang player. Naiwan yung S. Isa, dalawang players. Okay. Naiwan yung S. So ito, Lord ay mag-march sa may bottom lane. TLPH lamang dito na 3.1k in terms of gold. Mm-hmm. And tama yung pinagit mo dito na nagiging mabilis yung pangyayari. That is because of the guiding wind na rin. Even yes. Na Sanji, parang medyo offensive yung kanyang Crimson Beacon na talaga magkukron siya. Tapos lumilipad ka na, meron ka pang highway. So, grabe naman yung giggle dito. Kaso nga lang mukhang nasaktuhan si Carolito. Pero yun na yata yung inaasam nila na shutdown onto Doming. Pero kapalit nun ay yung jungler din ng Team Liquid.
Red Philippines. Sabi natin parang yung mga marksman ay mostly sa late game eh. Uh-huh. Pero yung mga marksman, mga golden natin para kayo pala. At speaking of, si Demon Knight makakakuha ng kill si Benny Cutie. May kita rin nila! Ilalaban pa ba ito ni Benny Cutie at Isaji kasi dadalawa na lang natin ng miyembro at mukhang makakakuha ng magandang bawi ngayon ng Aurora. So kahit pa sabihin natin tumatapang ang Team Liquid, kailangan mong respetuhin yung bawi ng Aurora. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Nalilito na rin yung tenga ko sa sigaw. Ayan! Pagkasab, sigaw ng Aurora, sumigaw agad yung TLBH. Oo nga eh. Hindi. Oo, naririnig nyo ah. O diba, oh, papalakasan nila! Sigaw palalo! Sige lang! At ang sigaw ng taong bayan, wala mo ng teamfight. Ang sigaw ng taong bayan ay mag-cheer muna sila. Oo, oh, grabe si ano. Meron silang mga cheerleader ngayon, si Carly at si Mima Tars. Oo nga eh, grabe. O, ang kanilang naging palag kong palag kanina eh, no? Kung mababalikan natin prior to this series, mainit. Maski yung community ano natin, palag. So, natatranslate yun at mukhang pinapasa ng maigi ng yung energy, mga no? Fanbase yung energy oo, nila. So parang yung mga klase ng energy ball. Kung yes, dati ang energy ball, itataas mo yung kamay mo. Ngayon, isisigaw mo. Yes. Ayan na, okay. Okay, okay. Nagpapakiramdaman na. Okay. Kung kanina nakakataasan ng balahibo, ito, diretso. Ang isa sa mga siguro na-observe natin ginagawa din paulit-ulit ng Aurora MLBB ay dahil siguro din ganito nakataas yung damage output nila, ay hindi sila sobrang nanghihinayang na ang i-target ay si Sanford kasi siya naman din yung super nagpo-front at parang yung naglalagay ng sarili niya out there para dito sa mga members ng Aurora MLBB. Pero isa yun sa mga paulit-ulit na babaligtad din ng Team Liquid base sa mga na-obserbahan natin kanina. Pero one thing is for sure ay unti-unti nang nakakapa din ng Aurora MLBB yung damage nila. So na-shutdown man ang isang beses dito si Doming, isa pa rin yung kailangan mo rin bantayan. Quick out on Team Liquid Philippines. Oh, tsaka parang ano to eh, yung sabihin na natin yung damage from Benny Cutie and Cardizzi, ganun din yung ginagawa ng damage from Demon Kite and Doming na ating Doming Kite connection. So ito na naman, narinig din naman natin yung ugong ng Lord. Parang okay, okay. Kakaiba na naman yung papakita ng ano dito, team fight ng mga teams. Ayan na, lumampas na siya. Nag-spawn na siya ulit. At hawakan, I think isa rin sa mga kailangang isipin dito ng Team Liquid na ang taas ng capability talaga ng Suyo mag-secure ng mga objectives kung mm-hmm, ganito at ganito lang. So probably Hero ang isa sa mga pinaka magiging Hero muna, no? Parang mag-minus one muna if ever na merong sumilip. Yes, options yun ang kaso, Team Liquid. Parang ang problema din dito for Team Liquid, pwede kasi biglang manghila din si Rene J pag na-reveal. Oo, yun si, yung kahit sinong player, actually kahit si JP pwede bigyan anyone ay parang advisable na bigyan kung ikaw ang Aurora dito kasi single target, why not make the most out of it? Yes. Pag nasa bunutan mo or natalian mo, diretsuhin mo na. Oh, wag mo naman, wag mo masyadong reaction, baka ako dito ang masampulan ng kapag ka, kung ano mang ginagawa ni JP magmula pa kanina eh. Pero may sapat naman na yata informasyon ng magkabilang kupunan kahit papano. Tingnan natin kung sino ang magsisimula ng labang ito kasi kampante talaga ang Aurora MLBB para dito sa pagsisimula ng Lord natin. Alam naman natin yung capabilities ng isang soul saver, oh tama, pagka na-timingan niya yung Lord. So grabe ang pagiging maingat ng dalawang teams prior to this Lord. Nagkamali ka kasi ng pindot dito, ibig sabihin yun, napindot mo na yun, hindi mo naman pipindot mamaya. So kailangan mo maging maingat. Ibig sabihin yan, pag pinindot mo yung... Oh! Wow! The horse is flying! Wow! Nakita mo yun? Parang carousel ah. Ano parang nabibring back ako sa mga younger years ko na... Parang carousel yung... Speaking of younger years! Oh my God! Ayan na, yung mga highway. Lumipad na rin si JP. Okay, saan na? Harapunin nga talaga si Domek. Sinalubog nila ni JP. Oh, saan na ba talaga yung intersection natin dito? Saan ba tayo titingin? Kasi napakaraming nalakap doon ng Earth Shatter. Pero dediretsyohan na lang si Domek doon sa likod. Kaso nga lang si Karun dito yung susunod na tutumpa. Si Sanford, talagang hinahanap lang dito yung Beatrix. At hanap naman niya. Kaso nga lang 2-4-2-3 na. Sino nga bang makakalamang dito? Kasi si Demon Kite makakaisa pa. Ano ko si Benny Cutie na papalipunan na rin ng players. Pinalibag si Benny Cutie. Oh. Si Benny Cutie ay tinabugan. Si Daddy JP na lang natitira para dito sa side ng TLPH at meron kang tatlong players na Aurora. Nandito si Demon Kite, Yue at si Edward at sinisimulan nila ngayon yung Lord. Mukhang makukuha na ng Aurora MLBB itong 12-minute Lord objective nang walang contest mula sa Team Liquid Philippines. Pero mapapababa pa naman ang death timer, so makakapag-respond sila in time for the defense. Pero isa na naman itong oportunidad para sa Aurora na makakuha ng mas malawak na control sa mapa. Balikan nga natin ang Infinix Instant Replay na yun. Ano na to eh? Medyo after na yun nung naging conceal hanap Sanji moment. Akala ko yung ilalagay sa Instant Replay nung lumipad yung highlights kanina. But yeah, yung experience na to parang
Nagkawatak-watak pala kasi yung mga players ng TLPH. So, na-target out sila. Yes. And, since inisa-isa sila ng mga players dito ng Aurora. Yeah. So, Lord ay mag-march in dito sa mid lane. Again, momentum ang nakataya para dito sa ating mga teams. 1-1 ang ating current score. Pero yung mananalo dito is match point. Okay. Yun ang isa sa mga pinakamagandang targeting na nakita natin from Aurora MLBP throughout this entire game. Pero ito na yung glorious pathway. Inilatag na nga. Gustong harangin. Gusto lang i-focus muna yung Lord objective na nandito sa middle lane inhibitor turret ng LBH. Pero ang sakit na nga talaga doon ng Bennett's Reach. Kinailangan mag-guiding wind doon para malang makabalik ng konting buhay para rito kay Sandford. Pero matagumpay na mapapatumba ng Aurora MLBP yung inhibitor turret. Oh, parang masisira na rin yung Aurora dito sa may bottom lane at sobrang nahihirapan ngayon ng mga players ng side ng TLPH na talagang bigyan si Domen kasi mabibigyan nila pero tatlo na lang players yung magiging kapalit. Ginamit na naman yung Glorious by the way. Dalawang by the way na sinabi ko. Dalawa kasi yung Glorious Pathway na magkasunod na makikita natin ngayon dito. Pero yung ginamit, yung hinata ay si Sandford at mukhang mabibigyan na naman ka dito ni Domen na napakataas na siguro ng stacks sa Skypiercer. So 33 seconds, wala si Sandford para sa Team Liquid Philippines. Oo nga kasi kanina pa, 15 minutes na yung laban natin. Tapos dalawang beses pa lang siyang namamatay. Yes. Tapos 8 kills na siya. So totoo yung sinabi mo dito, napakataas talaga ng stack! Ayan na talaga yung nastakan si Demon Kite para masastakan din. At hindi na rin kinakaya ni JP kapag siya